Okay, Kuya, continuation number 4. The third paragraph includes, ano kaya yung meron sa third paragraph? A, statements of fact, mga katotohanan. B, statements of both fact and opinion, parehas na fact and opinion. Number C, only statements of opinion. Ito, letter D, statements of fact that cannot be proved. Balikan natin yung third paragraph. Ano ba nakalagay sa third paragraph? Ito. Some people think this is a good quality, but I definitely do not agree. Para daw sa iba, maganda yung ganoon na nanguhuli nga yung pusa. Pero yung narrator, but I definitely do not agree. I feel sorry for the mice. O ano yun? Yun ay, ano siya? Statement of both facts and opinion? Or C, only statements of opinion? Letter C, the only statement, only statements of opinion. Number 5, which is not a good way to prove that one of the facts is true or false. Which is not, andin daw dito yung hindi tamang paraan para ma-prove natin na yung fact ay true or false. A, check an encyclopedia. Gamit ka na encyclopedia. B, check a book about animals. C, ask a friend. Or D, ask an animal expert. Alin dito yung hindi? Not a good way to prove. Oh. Alin dito? A, B, C, or D? Kasi letter A, encyclopedia. B, book about animals. C, ask a friend lang. Or D, ask an animal expert. Ibig sabihin ng animal expert yung magaling tungkol sa animals. Okay? Ay, meron pang mahaba. Ano ba yan? Next, gawain ano? Activity 10. As you read the story, think about what parts are fact and what parts are opinion. Mag-iisip ka kung katotohanan ba yon or opinion lang. Basahin ko ha. It was almost Halloween and Maria still hadn't thought of a costume. Her sister Luisa was going as a hot dog. Magko-costume doon ng hot dog yung sister niya na si Luisa. Si Maria thought that was the best idea ever. Sabi niya, ay, ang ganda ng idea niya. Luisa always took Maria trick-or-treating and they always had costumes that went together. But this year, Luisa had been too busy with her friends to help Maria with the costume. Maria didn't know what to do. Naging sobrang busy na daw yung ate niya, si Luisa, kasi may mga friends na siya. Kaya sabi ni Maria, hindi ko maisip ko nung costume ko, hindi niya alam ko nung gagawin niya. Maria was looking in some magazines for costume ideas when her mom asked her to go with her to the grocery store. Nagtitingin siya sa magazine, tapos biglang sabi ng mami niya, "Lika, sama ka sa akin sa grocery store." At the store, in the Halloween candy aisle, Maria saw a tall, pointed red hat that gave her a great idea. May nakita daw siya doon, dun sa pinakagitna ng mga Halloween candies. May nakita siyang pointed red hat. Ano kaya yun? Hat, yung hat na patulis, kulay red. Nagkaroon siya ng idea. The hat only cost 50 pesos. 50 lang daw. So Maria's mom bought it for her. Maria skipped all the way to the car. She had a costume. She was going to be ketchup. Ngek. Ketchup daw ang costume niya. Kasi nga naman hotdog yung ate niya dati. Diba yan? Circle the word fact if it is true na nangyari sa story. Or circle kung opinion. Kung ano lang, kung pinaniniwalaan mo lang ba yun, opinion mo lang ba yun. Okay? Fact. Pilugin mo yung fact kapag binanggit sa story. Okay? Number 1, Maria thought Luisa's costume was great. O ano yun? Fact or opinion? Maria thought Luisa's costume was great. Inisip ni Maria na yung costume ni Luisa ay maganda. Number 2, Luisa's costume was a hot dog. Nabanggit ba yun? Fact or opinion? Number 3, Luisa had been too busy to help Maria. Naging sobrang busy daw yung
si Luisa. Fact or opinion? Number 4, Maria was happy about her costume. Costume idea, binanggit ba doon na happy siya? Tingin mo, nabanggit ba doon or sa tingin mo lang happy siya? Fact or opinion? Number 5, the red hat cost 50 pesos. Nabanggit ba yun sa story? Fact or opinion? Next, number 11, activity 11. What source of reference can support the facts in this statement? Choose the letter of the correct answer. Ah, ito, pipili ka kung saan mo mahahanap yung mga fakta ito. Kung ito ay fact ba, yung pwede mong source. Number 1, the real name of St. Paul was Saul. Oh, alam ko kung nasaan to. Saan mo to makikita? A, dictionary. B, Holy Bible. C, Atlas. Or D, newspaper. St. Paul. Ang tunay niyang pangalan ay Saul. Saul. Alam ko to kung saan. Binabasa ko to every night. Alam mo na yan, ha? Number 2, the Philippines is a democratic country. Saan mo to makaya makikita? A, thesaurus. Thesaurus. B, recipe book. C, science textbook. Or D, Philippine Constitution 1987. Tungkol sa Philippines. Pose. Number 3, it is getting hotter every summer. O hotter, klima. O saan mo ito mababasa? A, pag-asa. B, DENR. C, DSWD. Or D, DTI. Alam ko hindi mo ito familiar sa pag-asa. Kasi yung pag-asa ay nagsasabi kung anong uulan ba, iinit ba, ganyan. Pose. Number 4, the underground river, which is one of the wonders of the world, is in Palawan. Oh, wonders of the world, from the word world. Okay. A, World Atlas textbook. B, autobiography. C, English textbook. Or D, dictionary. Yun ah, wonders of the world. Pose. Number 5, no two matter can occupy the same space at the same time. O, saan mo mababasa to yung mga matter that occupy space? Dapat alam mo yan. A, English textbook. B, science textbook. C, math. D, Filipino. Pose. Number 6, update on the latest study about COVID-19. O, saan mo mababasa yung mga sa COVID-19? Ano ba ito? Diba? Tungkol sa sakit. A, Atlas. B, medical section of the newspaper. Medical section, ibig sabihin medical yung mga tungkol sa sakit, tungkol sa panggamot, ganyan. C, encyclopedia. Or D, science textbook. Post. Number 7, official list of candidates for the presidential election. Saan mo ito makikita yung mga tatakbo ng presidente? A, magazines. B, constitution. C, newspaper. Or D, atlas. Saan mo mababalitaan yan? Next, number 8, new Globe Telecom promotions. Mga promotion ng Globe, yung SIM card. Ano yun? Parang sa commercial yun. Saan mo makikita yun? A, advertisements. B, dictionary. C, biography. Or D, atlas. Saan mo makikita yung mga commercial? Ano yung other term for commercial? Yung nakikita nyo kapag nanonood kayo ng YouTube. Anong tawag doon? Wala mo na yan. Number 9. Post. Number 9. A list of the 10 commandments. Alam mo to ha? 10 commandments. 10 utos ni Lord. 10 commandments. Pag sinabing 10 commandments, 10 utos ng Lord. A, dictionary. B, Bible. C, magazine. Or D, atlas. Number 10. The life and works of Jose Rizal. O Jose Rizal ha? Tungkol kay Jose Rizal. Tungkol sa biography ng isang tao. A, dictionary. B, atlas. C, autobiography. Or D, Bible.